Alam niyo yung mga batas na ginagawa dito sa atin sa Pilipinas at kahit naman sa iba't ibang panig ng daigdig, ano, yan po'y ginagawa para maprotektahan ang mga mamamayan at mapangalagaan din ang kanilang mga karapatan. Kagaya na lang po nitong dito naman sa atin sa Pilipinas, ha, meron ditong tinatawag na Philippine Lemon Law. Yung pagka bumili ka ba ng sasakyan, ng mga brand new, ng mga motor vehicles, ay maprotektahan yung karapatan mo. Ano yung mga batas na yan? Anong ibig sabihin ng Philippine Lemon Law? Kasi parang dito sa atin sa Pilipinas, minsan ang hirap magsoli. Hindi ka gaya sa ibang bansa. Pagka hindi mo nagustuhan o kaya merong iba't ibang mga bagay na tingin mo ay defective, na isosoli mo. Pero dito sa ating Philippine Lemon Law na tinatawag, ano ba yan? Lalo na kung i-apply natin pagdating sa mga brand new na motor vehicles. Alamin nyo sa ating Manibela Academy. Taong 2014 nang aprobahan at maisabatas ang Republic Act No. 10642 o mas kilala sa tawag na Philippine Lemon Law. Ito ang kauna-unahang batas sa Pilipinas na ginawa para protektahan ang mga consumer laban sa trade malpractices ng ilang car dealers. The state recognizes that the purchase of vehicles is an investment on the part of consumers. The law defines brand new cars as those vehicles which were not yet sold and which were not yet registered with the Department of Transportation or other licensing agencies or government bodies, and they were not yet operated in the Philippines in other highways in other foreign countries. These brand new cars, in the contemplation of the law, itong mga sasakyan na ito, they are suffering from this condition, yung tinatawag na non-conformity with the conditions, with the standards set forth by the manufacturers. Ito yung mga depekto which affects the value, the use, and the safety of the vehicle. And these conditions or defects can no longer be repaired. Iba't ibang klase ng sasakyan ang nasasakop ng Philippine Lemon Law, tulad na lamang ng passenger cars, crossovers, SUVs, pickups, vans at AUVs. Pero hindi kabilang dito ang mga motorsiklo at iba pang uri ng sasakyan. Ibang batas ang nag-regulate sa pagbenta ng, for example, mga truck, buses, motorcycles. They are subject to different standards. Iba yung regulation na naaakma sa kanila. Iba kasi ang nature ng four-wheel vehicle. Kasi if you read the law, ang mga nasa enumeration, self-propelled four-wheel vehicles. Like SUVs, AUVs, sedans, and the like. So, ibang klaseng protection ang naaangkop sa mga consumers. Vis-a-vis motorcycles, tractors, heavy equipment. So, ibang batas ang nagregula sa pagbenta ng mga ito. Pero kailan at papaano ba magagamit ng consumer ang kanyang karapatan sa ilalim ng Philippine Lemon Law? So, dalawang kondisyon. Una, dapat ay pumasok siya doon sa Lemon Law rights period. 12 months, within 12 months from the date of original delivery or within 20,000 kilometers of operation. Again, reckoned from the date of original delivery, whichever comes first. So that is the first condition. The second condition, dapat nagkaroon muna ng 4 separate attempts to repair the vehicle. So, hindi sapat na nakapaloob siya sa Lemon Law rights period. Dapat ang consumer ay iparepair niya muna sa distributor or dealer yung vehicle for separate attempts. And the defects are not yet resolved. Then that's the time that the consumer would have the right to report the non-conformity or yung mga defects doon sa vehicle. Hindi naman dapat na agad magdemanda ang consumer. Kailangan muna niyang magpadala ng tinatawag na Notice of Availment of Lemon Law Rights sa manufacturer, distributor, dealer o retailer. Pagkatapos nito ay magkakaroon pa ng huling pagkakataon para ma-repair ang sasakyan. So, habang nire-repair yung sasakyan,
itong consumer ay bibigyan naman, may obligasyon ang manufacturer, distributor, dealers, and retailers na bigyan ng reasonable transportation allowance itong may-ari ng sasakyan. O di kaya, bigyan ng service vehicle, kung tawagin. Ngayon, kung sa loob ng 30 araw from the notice of release of the vehicle to the consumer, hindi na bumalik si consumer kay manufacturer, distributor, or dealer. No, ibig sabihin, may presumption sa batas na naging successful yung repair. Paano kapag hindi pa rin na-resolve yung defect or yung non-conformity? So, meron ng karapatan si consumer na pumunta sa Department of Trade and Industry na siyang mayroong eksklusibong jurisdiction to decide cases involving the Lemon Law. Sakaling maglabas na ng desisyon ang DTI, hindi pa rin dito matatapos ang kaso. Papwedeng umapila si consumer o yung bumili ng sasakyan sa Office of the Secretary ng DTI within 15 days sa pamamagitan ng pagsusumite ng tinatawag na Memorandum of Appeal. Kailangan din niya magsumite naman ng Notice of Appeal kay Adjudication Officer na siyang nag-issue ng resolusyon na pabor sa dealer. At sa loob ng 30 araw ay binibigyan ng opisina ng DTI Secretary to resolve this appeal. And again, it may go either in favor of the consumer or the dealer. Ang Philippine Lemon Law ay isinabatas upang maprotektahan hindi lamang ang mga bumibili ng sasakyan, kundi pati na rin ang mga tapat na car dealer.